Sa unang detalye ng mga balita, hindi kumbinsido si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pahayag ng Department of National Defense o DND na mahihirapan sila sa pagpapatupad ng mandatory ROTC bila. Sa pagdinig ng Senado, inamin ni Defense Undersecretary Franco Nimesio Gacal na malaking logistics at personal recruitment ang kakailanganin para maitupad ng maayos ang panukala. Paliwanag pa ni Gacal, mayroong 2,400 higher education institutions sa bansa at kung sa bawat paaralan ay may 4 na tauhan na itatalaga para sa implementasyon ng mandatory ROTC ay nangangahulugan na mangangailangan ng 10,000 na tauhan para sa implementasyon ng programa. Nang tanungin ng mga senador kung bakit sa mga nakalipas na panahon ay kinaya naman ang pagpapatupad ng ROTC programa, tugon ang opisyal na limitado lamang kasi noon sa mga lalaki ang ROTC training, hindi tulad ngayon na pati na ang mga babae ay saklaw na ng naturang programa. Sa puntong ito, mistulang napikon si De La Rosa at sinabing kung hindi kakayanin ng DND ay tigilan na ang usapan sa ROTC at panatilihin na lamang ang NSTP. Gayunman, nilinaw ng DND na kakayanin nila ang pagpapatupad ng programa sa kondisyong ibibigay sa kanila ang buong suporta sa lahat ng pangangailangan. Radyo Alternatibo Balita.